Bong Vice Presidente. Bagamat hindi kumpleto ang kanyang senatorial slate, pero meron pa rin siyang anak niya si Jinggoy, tumatakbo, Joey De Venecia, si Lozada, Juan Ponce Enrile, at si Bautista. Ano namang educational background ni ERAP? Ito, alam naman natin na dropout si ERAP sa Ateneo, no? High school. Pero tertiary, Mapua Institute of Technology, and of course, bago ho siya naging Pangulo noong 1998. Naging ano muna si ERAP, eh, no? Naging mayor ng San Juan, naging senador, tapos naging vice presidente, naging presidente nga noong 1998 at tumatakbo ulit ngayon bilang Pangulo. Okay, dito naman tayo. Okay, Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie Villanueva. Alam natin tumakbo si Brother Eddie Villanueva, Brother Eddie bilang Pangulo noong 2004 at hindi nga ito naging successful at tumatakbo siya ulit. Bangon Pilipinas sa kanyang partido. At mamaya, explain namin sa iyo, bibigyan namin sa inyo yung impormasyon na kanyang mga party members. At sa kayo naman, balikan muna natin sila Erwin. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Martin Andanar. Marami pa ho kaming ibibigay sa inyo hinggil po sa pagpapakilala dito sa mga kandidato natin sa pagka Pangulo and then Vice President at mga senador hanggang sa local level position. Samantala, puntahan po muna natin ang mga probinsya. Nasa Abra si Joel Gorospe. Joel, anong balita dyan? Naimbag ang bigat kada kayo amin mula dito sa provincial capital ng Banged, Abra. Ako si Joel Gorospe, handa na sa pagbabago 2010. Alright, babalikan natin yan para sa iba pang updates mula dyan sa Abra kay Joel Gorospe. Mula po sa Abra tayo magtungo naman dito sa Metro Manila dito po sa ongoing live at nationwide coverage po ng TV5. At magre-report ngayon mula sa Mandaluyong City si Trish Roque. Trish! Magandang araw ng eleksyon mula dito sa Jose Rizal University dito sa Mandaluyong kung saan inaasahang may 10,000 botante ang dadagsa dito sa kanilang mga clustered precincts. May 200,000 voters dito sa Mandaluyong at inaabangan na ang bakbakan sa pagka-mayor ni na Mayor Benhar Abalos at ni Herbert Domingo Buwan. Sa ngayon, nagdadatingan na itong mga Board of Election Inspectors dito sa kanilang mga precincts para ayusin na ito sa eleksyon mamaya. At yan ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Mandaluyong. Ako si Trish Roque, handa na sa pagbabago 2010. Maraming salamat sa iyo, Trish. Nasa PPCRV naman po si Michelle Orosa. Michelle. Kuya, okay lang ako sa camera. Magandang araw ng eleksyon sa iyo, Cherry, at sa ating mga viewers mula dito sa Command Center ng PPCRV dito sa Pope Pius, Manila. Dito babagsak ang mainit-init na pang-apat na kopya ng election returns matapos ang botohan mamayang gabi. Ngayon pa lang, Cherry, handa na ang 100 computers kung saan itra-transmit ang mga boto mamayang gabi. At yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Pope Pius, Manila. Ako si Michelle Orosa, handa na sa pagbabago 2010. Okay, Michelle, salamat. Kung 100 ang mga computers na nandiyan sa PPCRV, ilan naman kaya ngayon ang nandiyan sa Lasal Green Hills para sa gagawing quick count ng NAMPREL? Nandun po si Zairine Peniza. Zairine? Magandang umaga, mga kapatid. Handang-handa na ang NAMPREL o National Citizens Movement for Free Elections dito sa Lasal Green Hills, San Juan, kung saan tututukan nila ang pagbabantay sa makasaysayang 2010 elections. Iba't ibang volunteers ang narito upang may pakitang suporta para sa malinis na halalan. Dalawa ang magiging prioridad ng NAMPREL ngayong taon. Una ay ang kanilang tinatawag na bilangan ng bayan, kung saan tayo ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa ating mga iboboto. Ito rin ay ang tinatawag na parang tutulungan tayo na makaalam sa makabagong pagboboto. Pangalawa ay ang tinatawag nilang bilangan ng bayan, kung saan bibigyan tayo ng impormasyon ang oras-oras sa update ng mga talis. At yan ang sitwasyon dito sa NAMPREL. Ako po si Zay Peniza para sa Andana sa Pagbabago 2010. Okay, maraming salamat sa iyo, Zay. At ngayon po ay malapit ng it's 5:25 in the morning, so isa't kalahating oras na lang ay magbubukas na ang mga polling precincts. Alamin po natin kay Erwin ang mga konting mga impormasyon na dapat nating malaman bago tayo tumungo sa ating mga presinto. Erwin.
Definitely, maraming salamat, Cherry. Definitely, kailangan talagang bago tayo magtungo sa mga presinto, alamin ho muna natin ang mga dapat gawin ho natin because this is different, this election is different compared to other elections during the previous years noong 2004. Ito po ay automated, ika nga, isang taon na hong ibinabalita na ito na marami ho at sinasabi nga na pagbabago rito, hindi ito kagaya ng mga nakarang halalan na mga ballpen, papel, ilalagay mo sa mga ballot boxes ang iyong boto dito. Iba ang sistema ng botohan ngayon, bayan. Kaya bago po bumoto, ito muna ang mga dapat ninyong tandaan. Alright. Pagpasok po sa voting precincts, ayun ho, hanapin ninyo ang inyong pangalan sa voters list at sabihin sa Board of Election Inspectors kung nasaan kayo sa listahan. Ayun ho, oo. Ganyan ho yung magiging itsura ng listahan. Hahanapin nyo yan na usually nakapaski ho yan sa labas po ng classroom na inyo pong pagbubotohan. Sa puntong ito, titignan po ng BEI ang inyong litrato at specimen signature sa voter registration record. Kaya ho, wag ho ninyong kalimutan yung inyong voter registration ID na inyo ho ipapakita na kayo nga ho si Juan de la Cruz o kayo nga ho si Nadia Santa Maria at hindi ho ibang tao. Nang sa ganun ay maiwasan yung mga tinatawag na flying voters. Pagkatapos po ng identification, ibigay po sa inyo ng BEI ang official ballot at marking pen. Ayan, ganun ho magiging itsura. Nakalagay ho yan sa folder. Dapat bayan, yung ibibigay na ganun ay nasa ballot secrecy folder ho. Ibibigay ho sa inyo yan kasama po ng ballpen. Ballpen ho nila, hindi po ballpen ninyo. Pagkatapos nito, maaari nang itiman ang hugis bilog nakatabi ng pangalan ng kandidatong iboboto ninyo. Ayan. Diyan ho, ilalagay ho ninyo yung si Jose de la Paz, ang inyong iboboto, ilalagay nyo ho dyan yung inyong bibilugan ho. Hindi ho kayo lalagpas masyado. Ano? Hindi rin ho pwedeng X mark, hindi ho pwedeng yung check. Kailangan ho talagang itiman ho yung buong bilog ho na yun. Huwag naman ho sumobra-sobra. Siguro naman ho, lahat ho tayo marunong naman kumulay. Nung elementarya pa, alam mo natin kumulay. Mali ho yung dalawa, tatlong pipiliin na natin. Isa lang. Isa pa sa pagkapangulo, isa po sa vice-presidente, labing dalawa po sa mga senador at doon po sa inyong mga congressman, mayor at and so forth. May nakahanda pong listahan yan. Ingatan habang initiman ito at siguraduhin huwag ang lalampas doon sa sinasabing oval. Kapag dalawa pong initiman para sa pwestong isa lang ang kailangan, invalid po ang inyong boto. Ito ho'y masasayang, ito po ay tatapon na lamang o hindi ho tatanggapin ito ng PICOS machine. Tandaan, hindi baling mag-undervote, huwag lang pong mag-overvote. Pagtapos na po kayo, mag-shade, itago ninyo muna sa ballot secrecy folder ang balota habang hindi pa ito nahuhulog sa machine. Ang butante mismo ang magpapasok nito sa pressing count, optical scan machine o PICOS. Dito ho sinasabi ng COMELEC na baka magkaroon po ng delay ng konti dahil yung ibang mga kababayan ho natin medyo mabagal ho, baka tanggapin ng PICOS machine yung inyong balota kaya mag-antay ho muna kayo kaya konting pasensya. Kapag tinanggap na po ng PICOS machine, diretso ito sa sealed transparent box na nakakabit mismo sa machine. Pagkatapos po, ayan, yan ho ang itsura niyan. Lalagyan po kayo ng indelible ink sa daliri at ang inyong thumb mark sa voters list. Katibayang, bumoto na kayo at para hindi na po kayo makaboto. Simple lang ho, di ba? Basta sundin lang ang mga tips na ito para sa isang hassle-free na pagboboto at hindi po maantala at magkaroon ng problema sa tinatawag po na voting precincts at hindi po nagmagkaroon ng abiryador at magkaroon ng delay dahil po hindi ninyo alam. Yan ho ang ating pakatatandaan mamaya pag punta ho natin sa botohan. So ganun lang kabilis lang parang Erwin at Attorney Mel, yung nga nang pinag-uusapan doon, yung voter disenfranchisement dahil bagong sistema natin. At yun nga, so pag tumatagal, pag sumobra ng 12 minutes, ibig sabihin papalabasin na yung botante. Ganun ba daw, sabi ng COMELEC, pag papalabasin na, sabi nila pag 7 to 8 minutes ka ng...